So hello guys, so meron tayo dito ng inaayos na TV. So this TV siya guys, ang brand niya is LG TV siya guys. So yung problema nito is wala siyang picture pero umiilaw lang yung backlight niya. So yan, so titesting natin siya guys. So yan siya guys, nagbi-blink. So umiilaw na yung backlight pero wala siyang display. So yun yung problema dito. So yung gagawin natin ngayon is i-open natin siya para malaman natin sa loob kung ano yung problema. So ito na guys yung board ng TV. So ito yung power supply area. Ito naman yung secondary main board niya. So dito naman yung take-on. Ito naman yung LCD panel niya. So yun. So dito sa may power supply area, so isusum lang natin para makita natin kung mayroong piyesa na may kung may piyesa na mga sunog. So so far naman wala naman siyang lumulobo na capacitor, wala naman siyang sunog na piyesa. So dito rin sa secondary main board niya, so far wala naman akong nakikitang sunog. So yan. So ang gagawin natin ngayon is dito tayo mag-check sa may take-on. So tanggalin lang muna natin siya guys. So ito yung pinaka ribbon wire niya dito sa may papuntang take-on at saka papuntang panel board ng ano LCD. So tatanggalin lang natin muna yung ano yung speaker. Ito naman yung power button switch niya. So ito na guys yung ano, yung take-on. So titingnan natin kung merong piyesa na sunog. So para wala naman siyang sunog na piyesa guys. So ang gagawin natin ngayon is magbo-voltage check muna tayo kung merong supply dito yung mga ano. So ang gagawin natin ngayon is magbo-voltage check tayo. So naka-power na yung TV, umiilaw na yung backlight niya. So yan. So yan siya guys, umiilaw yung backlight sa likod. So una nating i-check is yung fuse. Ito yung fuse niya guys.
So kung mapapansin natin sa tester, meron siyang 12 volts. Pero pag dito sa kabila is wala. So ibig sabihin open yung fuse. Kaya walang supply dito pumapasok. Sige guys. So isa-zoom lang natin siya guys para makita nyo kung ano yung fuse, kung nasaan yung fuse. Ito yung sinasabi kong fuse. Ito siya. So itestaran natin para kita nyo kung may supply na 12 volts. So yan siya guys, meron siyang 12 volts pero dito sa kabila wala. So yan siya guys. So open yung fuse. So yan siya guys, isa-zoom lang natin. So open yung fuse. So tinanggal ko muna yung saksak at saka titestaran natin yung fuse niya kung open talaga. Kasi walang tumatawid na supply dito sa may ano sa kabila ng fuse, pero dito sa may unahan mayroon. Pag dito sa kabila wala. So testeran natin ng continuity tester natin. So yun siya guys, meron siyang palo pero maliit lang. Naka times 10 na siya guys. Oh. So dapat papalo yan guys ng ganitong palo. Mahina na kasi yung battery ng aking multi-tester. So yung ano niya lang is umabot lang siya dito. Dapat umaabot din siya dito pag fuse yung ano, yung tinesteran. So yun. Sa kabila wala. Maliit lang. So yun siya guys. Sigurado fuse yung may problema. Pero hindi pa ako nakakasigurado niyan guys. Kasi hindi ko pa naman siya jinamperan. So yun. So ang gagawin ko dito is jijamperan ko siya. Titingnan natin kung ano yung reaction niya. So, i-check muna natin yung kabilang side ng fuse. Baka mayroong shorted. So, yun siya guys. Pumalo siya. Kabilaan. So, meron nga siyang shorted dito na nadidetect guys sa secondary niya. Sa secondary ng ano? Fuse. Yung primary pin ng fuse is meron siyang supply pag tinester dito sa secondary pin ng ano fuse, wala siyang supply. So nung chinik ko dito sa may kabila, meron siyang shorted ng mga ceramic. So hanapin natin kung saan talaga yung pinaka may shorted na part. So, yun siya guys. So, ito siya. So, itong line ng 12 volts. Kung makikita natin dito sa likod, ito siya. Pupunta siya rito sa ano. Pupunta siya rito. Pag tiningnan din natin yan sa loob, sa likod, ito merong ceramic dito. So, yun siya guys. May tatlong ceramic ulit na malalaki. So yun, pag tinitesteran din yan, mga shorted din. So yun siya guys, shorted din lahat. So titingnan natin kung ceramic lang yung may shorted. So yun, so chichik ko lang muna siya. So ito na guys, meron ako ditong tinanggal na dalawang ceramic. So, ito siya guys dito. Yung isa, okay. Yung pangalawang ceramic is shorted siya guys. So, yun. Kaya pala may shorted dito. Kasi may shorted na ceramic dito. So, yun.
So yung unang ceramic capacitor, guys, isikakabit ko lang muna kasi okay pa naman yung isa. At yung isa naman, ito yung shorted. So ititesteran natin mamaya. Ibabalik lang natin muna yung isa, yung ito. So ito na, guys, nailagay ko na yung isang ceramic. So yung isang ceramic naman, titisteran natin siya. Ito siya, guys. So titisteran natin siya. Yun, guys, pumalo siya. So yun, pumalo. Kabilaan niya siya, guys, pumapalo. So yun. So hanap lang ako ng ceramic, guys, na ipapalit dito. Tsaka titisteran ko na din dito kung meron pang shorted. So yan siya, guys, may palo. Pag binaliktad, wala nang palo. So yun siya, guys. So ito na, guys, nakahanap na ako ng ceramic na ipapalit. Ito yung shorted, guys, kanina. So titisteran natin. So yan, guys, yung yung shorted. Ito naman yung nahanap ko. Pumapalo siya pero bumabalik agad. Pumapalo siya ng konti. Tapos bumabalik agad. So yan yung yung ipapalit ko, guys. So yan na siya, guys. Ito yung pangalawang kapasitor na ceramic na pinalitan ko na shorted. So yun, guys. Ang gagawin natin next ngayon is i-testing na natin at jajumperan na natin itong fuse para malaman natin kung mag-picture na siya. So linisan lang muna natin siya, guys. So ang next naman natin na gagawin is jajumperan na natin yung fuse.
So yun na guys, ginamperan ko na yung fuse. So titestaran natin dito kung mayroong shorted pa na nadidetect. So yun siya guys, parang wala na naman. So testing natin kung magkaroon na siya ng supply dito sa may secondary pin ng fuse. Wrench natin siya sa 50 volts. Sasaksak ko na siya guys yung TV. So yun na siya guys, umilaw na yung backlight. So testeran natin. So yun na siya guys, meron na siyang 12 volts sa secondary pin ng fuse. So yan, may 12 volts. So yun na siya guys, meron na siyang supply. So titingnan natin sa likod kung merong picture. So yan na siya guys, meron na siyang nakasulat na signal. So ito siya. So yun siya guys, meron na siyang nakasulat na signal, papalit-palit, palipat-lipat siya guys. So yun lang yung problema niya guys, yung shorted na ceramic dito sa may part na dito. So yun. So ang gagawin ko muna is i-assemble ko lang muna yung nagpakakabit dito. Tapos titestingan natin siya, lalagyan natin siya ng signal para makita natin kung may picture na. So papatayin ko lang muna siya guys. At ilalagay ko na yung ano, yung mga nakalagay kanina. Linisan lang natin siya ng kaunti. So ito na guys, i-testing na natin. So yun, nag-isip siya guys, nag-blink na. At meron na siyang display guys.
So lipat lang natin siya ng ano, ng source. Ayan na siya guys. Okay na. Gising na, malilate na kayo. Sarap pang matulog. Everest aircon with a healthy air filter. So yan na guys. Okay na yung TV. So yun lang yung problema niya guys. Shorted na ceramic. So sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. So dito na lang guys.